Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Pinapatotohanan ng istatistiko ng mga demographers o mga dalubhasa sa pag-aaral sa ating populasyon na halos lahat ng kaguluhan, sakuna at pinsalang natatamo ng mga tao ay nag-uugat sa pagkakaparoon nila sa maling lugar at sa maling panahon. Ang kabaligtaran ng obserbasyong nabanggit ay totoo rin naman na kapag ang isang tao ay nasa tamang lugar at sa tamang panahon, siya'y malayong masangkot sa kapahamakan. Huwag po sana nating aakalaing lahat na pawang mga taong hangal at mangmang lamang ang inaabot ng kapahamakan. Sa katunayan, maging ang mga marurunong at dakila ay nagkakamali rin at humahantong sa kapighatian at masasamang kapalaran. Isang lalong masaklap na katotohanan na may mga dakilang lalaki ng Panginoong Diyos na nagkamaling mapasa maling lugar at sa maling panahon. Silang lahat ay umani ng mapapait na karanasang nakatala sa mga banal na pahina ng Biblia bilang babala sa atin. Kung sino-sino ang mga taong ito at kung ano-ano ang nangyari sa kanila, ang siyang isisiwalat at ibubunyag ng ating tagapagturo at kamag-aral sa Biblia, si Brother Rodel Malyari. In the book of Genesis, chapter 3, verses 8 to 10, the Bible says, "And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself." Genesis 3 verses 8 to 10. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng araw. At si Adan at kanyang asaway itinago ang mga sarili mula sa presensya ng Panginoong Diyos sa kalagitnaan ng mga punong kahoy ng halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos si Adan at sinabi sa kaniyang, "Nasaan ka?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot dahil ako'y hubad at itinago ko ang aking sarili." Ibig ko pong ihatid sa inyo ang ating Bible studying pinamagatang kong Out of Place Believers, mga mananampalatayang wala sa lugar. Sa ating pong kababasang tala mula sa aklat ng Henesis, Kabanatang 3, ay atin pong mababasa ang karanasan ni Adan nung siya'y hanapin ng Panginoon at siya'y nagtago sa mga punong kahoy kasama ng kanyang asawa. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa Henesis na wari bang ang Panginoon ay mayroong takdang oras ng paglalakad sa hardin at kung saan at kailan sina Adan at Eva ay kanyang nakaka-fellowship.
By the way, pag nababasa po natin ang mga pangyayari o mga kaganapan sa banal na Biblia na kung kailan ay manakanak kang mababasang naglalakad, nagkikipag-usap, kumisan ay kumakain ng Panginoon kasama ng mga tao, tinatawag po yan ng mga teologo na anthropomorphism. Nawari bang ang Diyos na napakalaki at napakadakila, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa na hindi kayang ilulan maging ng buong kalupaan, ay wari bang taong pangkaraniwan na nakikipag-usap, nakikipagniig, nakikitungo sa mga nilalang niya, anthropomorphism ang pangyayaring gayon, na parang tao siya talaga. Sa katotohanan, kapag mababasa po natin sa Biblia na nakakausap, mayroon pang I have seen God face to face ika, madalas mangyari ang anghel ng Panginoon o yaong angel of the Lord ang kanilang nasaksihan, nakausap, nakita o dili kaya naman ay nakasalo sa pagkain. Sa ganang akin po, ang anghel ng Panginoon ang nakakasama, ang nakakapiling, nakakausap, nakaka-fellowship ni Adan at Eva sa tuwing malamig na bahagi ng araw, which is probably just right after sunrise or just before sunset. Either yan po ay doon sa kinaumagahan, yung hindi pa kainitan ng araw of course, o kaya naman ay doon sa dapit hapon kung kailan malapit ng lumubog ang araw. Sa gayong panahon ay nakikita sila at sa isang araw na hindi naasahan ay nagkasala ang babae at lalaki at ang naging bunga ng kanilang kasalanan ay yung pagkakaroon ng sense of guilt. Kung kaya sila po'y nagtago sa mga punong kahoy ng Hardin ng Eden at sila ay hinanap ng Panginoon na nagsasabing, "Nasaan ka, Adan?" Sumagot naman mula kung saan ang Adan sa kalagitnaan ng mga punong kahoy at ang kanyang naging pangangatwiran, "Narinig ko ang iyong tinig, Panginoon, sa halamanan at ako'y natakot dahil ako'y hubad at itinago ko ang aking sarili." Very clearly, Adam was out of place. Wala po siya sa lugar at dako kung saan inaasahan siyang makita, makatagpo ng Panginoong Diyos. Siya'y hubad at nagtago. May I ask you, have you ever been out of place? Paano po ang inyong naramdaman nung kayo naman ang malagay sa isang alanganing sitwasyon? Malamang ay sasang-ayon kayo sa akin na tunay nga namang nakakahiya na mapunta sa maling lugar sa maling kapanahunan. It is truly so embarrassing to be in the wrong place, especially for such a long time. We should be in our place rather than out of it. Sa ating pong kasalukuyang Bible study, ating pong tutunghayan very briefly ang naging mapait na karanasan ng ang anim na lalaki ng Diyos, anim na mga dakilang lalaking ito na kabisado po natin ay nawala sa lugar na dapat nilang kinaroroonan at sila'y napa sa maling lugar sa maling kapanahunan. Let's briefly survey some men of God who got out of place and let's learn lessons from them. Tunghayan natin si propetang Elijah. In 1 Kings 19 verse 4, the Bible says, "But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, 'It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers.'" 1 Kings 19 verse 4. Ito po'y mga kataga ni Propetang Elias, who I consider a discouraged worker. Isang manggagawang pinanghinaan ng loob. Ayon sa ating binasa sa 1 Kings 19 verse 4, ngunit siya mismo ay humayo pa ng isang araw na paglalakbay sa ilang.
at nakarating siya at naupo sa ilalim ng punong kahoy ng enebro at kanyang hiniling para sa ganang sarili niya na sana'y mamatay na siya at sinabing, "Ito'y sapat na. Ngayon, O Panginoon, kunin mo na ang aking buhay sapagkat ako'y hindi mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno." Ang lugar po ng discouragement ang pinakamaling lugar para maparoon ang isang manggagawa ng Diyos. Alam ko pa wala namang baryo o barangay na ang pangalan ay discouragement, subalit ang tinutukoy ko po ay iyong sitwasyon o kalagayan na kung kailan at saan ay wala ka na kumbaga ng willpower o iyong lakas ng loob upang magpatuloy na lumalaban. Katatapos pa lamang manalo sa paligsahan ni Propetang Elias laban sa sumatotal na 850 mga bulang propeta na pawang alaga ni na Haring Ahab at ng kanyang reyna Jezebel. Hindi naglaon pagkatapos ng paligsahang na ipanalo niyang yaon sa ngalan ng Panginoon ay makikita pong tumatakas. Pagkatapos ng victory ay makikita natin na ang worker ng Panginoon ay nasa estado ng discouragement. We are to encourage ourselves in the Lord, gaya ng ginawa ni David in 1 Samuel 30 verse 6 na nagsasabi ng ganito, "And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God." 1 Samuel 30 verse 6. At si David ay labis na nagdalamhati, dahil ang bayan ay nag-usap-usap na na siya'y batuhin, dahil ang kaluluwa ng buong bayan ay napighati, ang bawat tao nang dahil sa kanyang mga anak na lalaki at dahil sa kanyang mga anak na babae. Ngunit pinalakas ni David ang sarili niya sa Panginoon niyang Diyos. Minsan pong nalagay sa matinding kagipitan si David, subalit pinapatotohanan ng Biblia na pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. "I once heard a preacher said, 'When you are discouraged, you are already half dead.' And I say amen to that." Na kapag ang isang tao pinanghinaan ng loob, mawawalan siya ng fighting spirit and even the will to live. Maalala po ninyo kanina sa 1 Kings 19 verse 4, hiniling na ni Propetang Elias isang napakagiting at napakatapang na lalaki na kung maaari siya'y mamatay na. A perfect sign of being discouraged. Consider Elijah the prophet and remember that discouragement is one of the most powerful tools of the devil. In 1 Kings 19 verses 8 to 9, the Bible says, "And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, 'What doest thou here, Elijah?'" 1 Kings 19 verses 8 to 9. "At siya'y bumangon at kumain at uminom, at humayo na taglay ang lakas niyaong pagkain yon sa loob ng 40 araw at 40 gabi patungo sa Horeb na bundok ng Diyos. At siya'y nakarating doon sa isang yungib at nanirahan doon at masdan. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, 'Ano ba ang ginagawa mo rito, Elias?'" Malamang inaakala ni Propetang Elias na doon ang magiging tamang lugar para sa kanya.
Subalit atin din pong natunghayan na siya'y sinita ng Panginoon sa pagpapahiwatig na hindi ang bundok ng Horeb o Sinai ang lugar para kay Elias, bagaman ito ang lugar para kay Moises noong unang kapanahunan. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Elias, ano ba ang iyong ginagawa rito, Elias? Bagay na nagpapahiwatig na wala sa kanyang tamang lugar si Elias. And then there is Abraham. In this case, a backsliding believer. Another out of place believer in Genesis 12 verse 10. The Bible says, and there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Genesis 12 verse 10. At nagkaroon ng taggutom sa lupain, at si Abram ay nanaog sa Ehipto upang makipamayan doon, sapagkat ang taggutom ay napakalala sa lupain. Sinasabi ng Bible that Abram went down. Siya po'y nanaog, bumaba patungong Ehipto. Whenever a Bible character travels to Egypt, he is almost always said to be going down, or he went down to Egypt. Spiritually speaking, Egypt is a symbol or a type of the world. Ang Biblia po ang nagsasabi na karapat-dapat tayong lumabas mula sa kalagitnaan ng mga makasanlibutang mga tao, at tayo po'y maging separate and holy, na tayo maging hiwalay at maging banal. Hindi po yung ang pakitan tao natin ay nagbabanal-banala, no? Parang kung sino tayong ubod ng napakatuwid sa harapan ng Panginoon, kundi bagkus kagaya ng sinasabi ng 2 Corinthians 6:14 and 6:17 na ganito, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? 6:14, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. 2 Corinthians 6, verses 14, 17. Huwag kayong makipamatok na kasama ng mga di mananampalataya, sapagkat ano bang pakikibahaging mayroon ng katwiran sa di pagkamatuwid, at ano bang pakikisamang mayroon ng liwanag sa kadiliman. Verse 17, kaya nga lumabas mula sa kalagitnaan nila, at kayo'y maging hiwalay, sinasabi ng Panginoon, at huwag hihipuin ang maruming bagay, at kayo'y aking tatanggapin. Ang lakbayin po natin ang landas pabalik sa Ehipto. Ang ibig sabihin niyan, spiritually, ay yung magbalik tayo sa sanlibutan ay nangangahulugan ng pagbabackslide. At ang pagbabackslide, it means to allow your heart to become cold, hard, and callous. Meaning to say, hindi na po sensitibo ito kagaya ng dati sa udyok ng banal na espiritu. Kung kaya iyong maiwawala ang iyong kapangyarihang espiritual, at ikaw ay magiging lalo pang katulad ng mga taong makasanlibutan, mga taong walang pag-asa, at mga taong hindi nananalig sa Panginoon Diyos. Instead of sliding back from the Lord, we should rather slide up to Him. Na habang lumilipas ang mga araw, linggo, buwan at mga taon na ating binibilang, dapat ay masabi natin na walang pagkukunwari na tayo po ay paakyat, papalapit to a higher ground of a zealous and living relationship with God. And then we also see a third out of place believer. His name is the prophet Jonah, a disobedient servant. Mababasa po natin in Jonah 1 verses 1 to 3. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa,
and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Jonah 1 verses 1 to 3. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabing, "Bumangon ka, magpunta sa Ninibe, yaong dakilang lungsod, at sumigaw ka laban sa kanya, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot na sa akin." Ngunit bumangon si Jonas at tumakas patungong Tarshish mula sa presensya ng Panginoon. At siya'y bumaba sa Hopa, at siya'y nakasumpong ng isang bapor patungong Tarshish. Kaya binayad niya ang pamasahe niyaon at lumulan siya dito upang sumama sa kanila patungong Tarshish papalayo sa presensya ng Panginoon. In this situation, we see the prophet Jonah being a disobedient servant of God. Siya po'y pinagbilinan ng Panginoon Diyos na magpunta sa malaking lungsod na Ninive sa halip na makinig at sumunod sa misyong pinapagawa sa kanya ng Panginoon, ay bumili po siya ng tiket patungong Tarshish upang tumakas sa Panginoon Diyos at doon sa dakilang katungkulang itinatalaga sa kanya. By the way, kapag sumusuway ka po sa Panginoon, hindi ka nalilibre. Sa halip na malibre, ikaw ang magbabayad. Ganyan po kung minsan sinasabi ng Bible dahil papalayo ang biyahe nitong si Propetang Jonas mula sa Ninibe, sinasabing siya'y nagbayad ng tiket sa super ferry, kumbaga sa bapor. Kaya nga, ang Jonas ay tatakas sa pinagbibiling katungkulan at kalooban para sa kanya ng Diyos. May katwiran po siguro itong si Jonas sa ganang sarili niya kasi ang mga tao sa Ninibe ay mga napakasasamang mga tao at napakalupit niyan sa mga Israelita. Kung kaya bilang tao ayaw sigurong maligtas ni Jonas ang mga mamamayang yaon dala nang sila'y mga mortal na kaaway ng kanyang bayan. You will remember na ang mga propeta ay hindi lamang mga spiritual leaders but they are also patriots of their nation, meaning kinasusuklaman din nila with a passion ang mga kaaway at nagpapahirap sa mga anak ni Israel. As a patriot, itong si Jonas ay nasusuklam sa mga taga-Ninibe, kung kaya humanly speaking, mauunawaan ninyo kung bakit mas iniibig pa yata niyang malipol ang mga taga-Ninibe upang mabawasan ang mga kalaban ng Israel. Sa katotohanan, si Jonas ay karapat dapat maghatid ng mensahe ng Diyos sa mga makasalanan ng Ninive, ngunit siya po'y nagtangkang umiwas at lumayo sa kanila. Kung minsan, tayo po'y katulad ni Propetang Jonas sa ilang mga pangyayari at mga pamamaraan. Kung minsan, ang mga taong iniiwasan po natin ay sila pala ang tao rin na nangangailangan ng ebanghelyo at kaligtasan ni Kristo, hindi po ba? Kailanman ay hindi nakabubuti na tumakas, na tumakbo papalayo sa Diyos at kanyang ipinagagawa sa atin. Hindi lang mabigat yan sa iyong konsensya, kundi habang buhay kang parang multong binabalik-balikan ng iyong nagawang pagsuway sa Diyos. Ang sabi nga ni Propetang Moises, "Be sure your sin will find you out." Aabutan ka, i-overtake ka ng iyong pagkukulang at ng iyong kasalanan balang araw. Kaibigan, maaari kang magtangkang tumakbo at magtago mula sa tao, subalit isang malaking kamangmangan ang lalaya sa magtangkang umiwas sa presensya ng Diyos. Sabihin pa natin magtago ka sa Jupiter, sa Pluto, God is everywhere at naroon pa rin ang kanyang presensya.
Ang pagsuway at di pagtalima ni Jonas sa Panginoon ay humantong hindi lamang sa kanyang pagbabayad ng sariling pamasahe, kundi siya po'y nilamon pa ng dambuhalang balyena. May I remind us that it is far better to obey God than to disobey Him. Period. No more, no less. Napakasimple. At ang sabi ng awiting Kristiyano, trust and obey, for there is no other way. The fourth man in our Bible study of out of place believers is David. Si Haring David, na tinaguriang ko po sa Bible studying ito at sa sitwasyong ito as being a comfortable warrior. Isang komportableng mandirigma. Parelax-relax, nagpapatumpik-tumpik. Ano patang sabi ng 2 Samuel 11 verses 1 and 2 patungkol sa kanya? And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. 2 Samuel 11 verses 1 and 2. At ito'y nangyari nang matapos na ang taon, sa panahong kung kailan ang mga hari ay humahayo upang makipaglaban, na isinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon, at kinubkob ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem, at ito'y nangyari sa dapit hapon, na bumangon si David mula sa kanyang higaan at naglakad-lakad sa bubong ng bahay ng hari, at mula sa bubong ay nakita niya ang isang babae na pinapaliguan ng sarili, at ang babae napakagandang pagmasdan. Ang eksena pong ito'y ipinaglingkod na natin sa isang separadong Bible study, kung kaya hindi ko na po masyadong pakahihimayin ang mga detalye, subalit sapat na po na malaman natin na si Haring David ay naroon po, parelax-relax, patumpik-tumpik, nagpaiwan sa Jerusalem, samantalang ang lahat ng kanyang matatapat na mga general at opisyal sa hukbo, at sinasabi pa man din na lahat ng mga tauhan ng bansang Israel ay nakikipaglaban sa mga anak ni Ammon at sa mga taga-Raba, at siya ay naroon po palakad-lakad doon sa ibabaw, sa bubungan ng kanyang palasyo. At sa panahong ito na kung kailan ay dapat makipaglaban, subalit nagre-relax-relax, na singitan po siya ng Diablo. Bagamat hindi mababasa si Satanas ang demonyo sa tala na ating binasa sa ikalawang Samuel kabanatang 11, nasa likod po siya ng pangyayari nang makita ng patumpik-tumpik, parelax-relax na David ang naliligong napakagandang babaeng si Bathsheba, ano pat ang laman ang nag-take over kay David, hindi na niya na-control ang kanyang sarili, at upang paikliin natin ang napakahabang sunod-sunod na pangyayari, humantong sa pangangalunya at sa pagkakaroon ng isang sanggol ng wala sa panahon at pagkakapatay pa ng isang tapat na kawal, 10 ng iba pang mga matatapat na mandirigma. Mga kaibigan at kapatid, nais ng Panginoon Diyos na ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan, ay maging masipag at hindi tamad sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at ng kaharian ng Diyos. Ang mga taong walang ginagawa
ang mga taong tatamad-tamad ay hindi lamang naiinip sa kanilang buhay, kundi kadalasan sila'y humahantong pa sa mga kaguluhang hindi sana sukat nilang napasok ang gayong mga gusot kung sila'y naroon lamang sa kanilang tamang lugar at sa tamang kapanahunan. May I remind you that like Elijah and Abraham and Jonah, David happened to be in the wrong place at the wrong time. That is why it led to a wrong decision and wrong result. Then we go to out of place believer number 5. His name is Lot, whom I call a silent witness. Si Lot, isang peeping saksi. In Genesis 13 verses 10 to 12, the Bible says, "And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east. And they separated themselves the one from the other. Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom." Genesis 13 verses 10 to 12. At itiningala ni Lot ang kanyang mga mata at pinagmasda ng buong kapatagan ng Jordan, na ito'y natutubigang mainam saan mang dako, bago pinuksa ng Panginoon ang Sodoma at Gomora tulad ng halamanan ng Panginoon na gaya ng lupain ng Ehipto, samantalang ika'y papalapit sa Zoar. Nang magkagayon ay pinili para sa kanya ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan at kanilang inihiwalay ang ganang sarili nila sa isa't isa. Si Abram ay nanirahan sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay nanirahan sa mga lunsod ng kapatagan, at itinindig ang kanyang tolda patungong Sodoma. Bago ko po ituloy ang ating komentaryo hinggil sa silent witness na si Lot, maraming mga taong nag-aakala na isang balakyot at masamang tao ito pong si Lot. Well, siya po ay backslidden, siya po ay nalihis lamang ng landas, pero kung ang Bible ang ating pag-uusapan, halimbawa in 2 Peter 2 verse 7, ay sinasabi pong isang matuwid na tao itong si Lot, dangan nga lamang ay nalihis siya ng landas nang dahil sa pita ng mata at kapalaluan ng buhay. Listen to 2 Peter 2:7. "And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked." 2 Peter 2:7. At iniligtas ang matuwid, nakita po ninyo, ang matuwid na si Lot, na nagambala ng maruming pamumuhay ng mga masasama. Si Lot ay isa pong matuwid na tao ng Diyos, subalit siya po'y nagkaroon lamang ng pagkakamali at siya'y nakompromiso nang isinama niya ang kanyang buong pamilya upang manirahan at mangalakal marahil sa Sodoma. Ito po'y napaka-irresponsabling paraan ng pamimili ng oo nga ng napakaluntian at napakagandang pastulan, at ito po ang naging kapalit ay ang mabuting kalooban ng Diyos. Malamang ay napagwari, subalit huli ng lahat ng mapagwari ni Lot na ang kanyang mga prioridad ay mali sa kanilang pagtahan doon sa Sodoma. It was too late when he found out that his priorities were so wrong. Binigyan niya ng higit na pagpapahalaga ang magandang pastulan, ang pagkakakitaan at magandang pinansyal at material na kalagayan over and above the will of God. That was his great mistake. But Lot, like I remind you, is a just and righteous man.
Ang kasaysayan ni Lot ay isang trahedya dahil kanyang naiwala ang lahat-lahat, pati na rin ang kanyang asawa doon sa napakasamang lugar na yon na sa bandang huli hinatulan ng Panginoong Diyos. Siguro po ay naging kakaiba ang wakas nitong si Lot at pamilya niya kung siya lang po ay nanatiling kasama at nagtiis sa kahirapan na kasama ang tao ng Diyos na si Abraham. Malamang siguro kung siya'y dumikit kay Abraham hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, siguro, ito po'y opinyon ko lang, ay naitala rin sa Hebrews 11 ang buhay at patotoo ni Lot. Subalit, ang kabaligtaran ang nangyari sa kanya at siya'y hindi napabilang sa mga lalaki ng pananampalataya. Panghuli at pang-anim na out of place believer is Peter the Apostle. Ang apostol na si Pedro na makikita po natin in Luke 22 verses 55 to 62 ay matatagurian po nating isang bitter disciple, isang disipulong may kapaitan. Luke 22 verses 55 to 62, the Bible says, "And when they had kindled the fire in the midst of the hall and were set down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire and earnestly looked upon him and said, 'This man was also with him.' And he denied him, saying, 'Woman, I know him not.' And after a little while, another saw him and said, 'Thou art also of them.' And Peter said, 'Man, I am not.' And about the space of 1 hour, after another confidently affirmed, saying, 'Of a truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean.' And Peter said, 'Man, I know not what thou sayest.' And immediately, while he yet spake, the cock crew, and the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he said unto him, 'Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.' And Peter went out and wept bitterly." Luke 22 verses 55 to 62. At nang sila'y nakapagparikit ng apoy sa kalagitnaan ng bulwagan at sama-samang nakaupo, si Pedro'y naupo sa gitna nila. Ngunit napagmasdan siya ng isang di kilalang alilang babae habang siya'y nakaupo sa tabi ng apoy. At matamang tumitig sa kaniya at sinabing, "Ang lalaking ito rin ay kasama niya." At siya'y kaniyang ikinaila na sinasabing, "Babae, hindi ko siya nakikilala." At pagkatapos ng kaunting sandali ay isa pa ang nakakita sa kaniya at nagsabing, "Ikaw rin ay kasama nila." At si Pedro ay nagsabing, "Lalaki, hindi ako." At halos sa pagitan ng isang oras pagkatapos ay isa pa ang may pagtitiwalang ipinag-iitan na sinasabing, "Sa katotohanan, ang lalaki ring ito ay kasama niya sapagkat siya ay isang taga-Galilea." At si Pedro ay nagsabi, "Lalaki, hindi ko nalalaman kung ano ang iyong sinasabi." At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ang tandang ay tumilaok. At ang Panginoon ay lumingon at tumitig kay Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paano sinabi niya sa kanya na bago ang tandang ay tumilaok, ay tatatwa mo ako ng 3 ulit. At si Pedro'y lumabas at may kapaitang tumangis. Si Pedro ay humantong sa kapaitan ng sa publiko at hayagan niyang itinatwa si Jesus sa harapan ng kanyang mga kaaway. Sa panlalamig po kapwa sa pisikal at sa espiritual ni Pedro ay makikita natin sa binasa natin sa Luke 22 na hindi lamang nalamig sa pisikal si Pedro kundi lalong malala sa espiritual nang siya po ay naroon nakikipagumpukan at kasama ng mga kaaway ni Jesus. At itinatwa pa man din ng 3 ulit ang Panginoong Jesus sa publiko at harapan ng mga kaaway niya at bukod pa riyan, siya po ay tumangging ma-identify na kasama ni Kristo at nagsimula pa siyang manungayaw o magmura.
Sa Mark 14:71, ang sabi ng Bible, "But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak." Mark 14:71. Ngunit siya'y nagsimulang manungayaw at manumpa na nagsasabing, "Hindi ko nakikilalang taong ito na inyong tinutukoy. Inuulit ko lang po na isang taong mapait ang tunay na tumatanggi na nakasama niya si Kristo at nanunumpa, nanunungayaw pa man din at ayaw maparatangang nakasama ng Panginoong Hesus." Bakit ba pipiliin mo maging miserable samantalang maaari kang mapuspos ng kagalakan? Kung mas iniibig mo na makasama ng mga kaaway ng Panginoon kaysa sa Panginoon mismo, kung gayon ay pinili mo ang landas patungo sa kapaitan, magsisi ka at magbalik loob sa Panginoon. Kaibigan, alin kaya sa anim na mga mananampalatayang wala sa lugar ang larawan ng iyong buhay espiritual sa kasalukuyan? Ako po'y nagsusumamo bilang inyong kapatid kay Kristo na huwag kang mapa sa maling lugar at sa maling kapanahunan. Ang malaking katanungan kung hahanapin ka ng Panginoon kagaya ni Adan at itanong niya, "Nasaan ka? Saan ka kaya niya masusumpungan sa espiritual na kalagayan?" Panahon na upang hanapin ang Panginoon at magbalik loob sa Kanya at tayo maparoon sa ating tamang lugar. Kung gayoy kinakailangang dumalangin ka ng buong katapatan at magpasyang magbalik sa Diyos sa araw na ito. Kaibigan, sa kabilang banda, kung hindi ka pa isinisilang at naliligtas, spiritually speaking, ang katanungan para sa iyo ay ito. Kung tawagin ka kaya ng Panginoon sa kanyang piling, mamayang gabing matulog ka at hindi ka na nagising, saan ang iyong magiging lugar? Sinasabi ng Biblia na tatlo lamang ang mga lugar kung saan maaari mong gugulin ang iyong kapanahunan. Ang lupa kung saan naririto ka na ngayon at pagkatapos ay ang langit at ang impyerno lamang. Saan sa dalawang totoong lugar na ito gugugulin mo ang iyong walang hanggan? Kaibigan, panahon na upang magpasya. Langit o impyerno, alin ang iyong pipiliin? Ikaw ang magpapasya. Believe on the Lord Jesus Christ and heaven will be yours. Magandang araw po, ito si Brother Rodel Malyari na pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.